Okay, magandang hapon sa lahat dito sa ating church sa loob ng bahay ko. Kasama natin ngayon lahat ng aking pamilya at narito tayo para sama-sama sumamba. And I will be uploading this in my on my YouTube channel. And ngayong umaga, meron tayong magandang magiging pag-aaral patungkol sa hinaharap ng maraming tao na uncertainty. And because times are uncertain, no? Ang karamihan sa mga tao ngayon, actually, kung ang sabi ng isang statistics, 66% ng mga tao sa buong mundo ang mayroong takot tungkol dun sa future. Isipin mo ha, 66%. Ilang trillion na ang tao eh, magti-trillion na eh, no? Ilang bilyon na ang mga Pilipino. 116 million pala ang Pilipino, pero 66% of this ay mayroong takot doon sa future. So this morning, pag-aaralan natin yung tatlong kamalian ng isang tao kung paano siya humaharap doon sa future. Bakit siya nagiging alipin ng takot, no? Kaya siya minsan alipin ng takot kasi mali yung nagiging pagharap niya sa future. So, on the first part ng ating sermon ay yung tatlong pagkakamali na gagawa ng tao, no? Yung umuubo, yung upo ko yun. Pero kasi siyang ubo ngayon since yesterday. So, kaya minsan, nagiging alipin siya ng takot. And second, on this study natin, ay tatalakayin natin yung limang katiyakan na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo mapanatag doon sa taon na ating haharapin. Kasi uncertain times talaga to, hindi natin alam anong mangyayari. No, maraming nag-usapin pa patungkol dyan sa COVID-19 vaccine na yan. Hindi pa natin alam kung hanggang saan ang extent. Sabi ko nga sa inyo last week, ngayon pa lang natin nakikita yung epekto ng swine flu last year, ng mga bagyo last year. Sa presyo ngayon, ang mamahal ng bilihin, no? Kaya mayaman ka na pag nag-ulam ka ng 1/4 na baboy. mayaman na feeling mo, no? Dahil napakamahal ng baboy ngayon. Pero, paano tayo magkakaroon ng kapanatagan? No? Itong pagpasok ng 2021 na to, di pa natin alam. Actually, ang tingin ko dyan, itong COVID na to will haunt yung maraming tao for the next years to come. No, dahil taon-taon yan, kailangan mo magpa-vaccine. Parang kagaya yan ng flu. No, nung nagkaroon ng influenza ng 12th century, hanggat hindi na-invento yung vaccine, pero after 10 years pa, tsaka nila na-develop talaga yan. Kaya ngayon, meron na tayong mga flu vaccine na magkaya mag-protection sa isang tao in a year or 5 years, no? Pero ganyan ang mangyayari dyan hanggang sa maging normal na on how we take this disease. Pero uncertain times pa rin ito. So okay, sige, hingin ko si Shekinah na basahin yung James chapter 4, 13 hanggang 17 para makita natin yung tatlong pagkakamali, 3 kinds of mistakes na nagagawa ng isang tao on how he faces this situations na meron tayo ngayon, and papayag na tayo bilang mga Kristiyano, nagkakamali din, no? 3 mistakes, no? At paano, bakit tayo naaalipin ng takot? Okay, Shekinah. James 4:13-17. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to that city, spend a year there, carry on business and make money.
Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanish away. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live in this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good that they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Okay, parin ng Diyos. Kung titingnan natin, no? Lahat ng mga tao nagpaplano about their future, and minsan ang plano nila labas ang Diyos, no? Kagaya nga ng sinasabi ko, minsan we plan, pero we plan without God. Minsan naman we plan all spiritually pero walang planning. Nagiging imbalance eh. Napaka-spiritual mo, no? Pero wala ka namang ginagawang hakbang. Kulang 'yon. Napaka-practical mo pero wala naman ng Diyos doon sa plano mo. Lalong kulang 'yon. You see? Kasi kailangan merong kang pananampalataya sa Diyos, pero yung pananampalataya na 'yon dapat real. 'Di ba? Kasi ang sabi ng Bible, faith is the evidence of things not seen. Evidence siya. Meron hindi ka nakikita, but may evidence siya. Okay? So, parang si Abraham, the father of our faith, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nang wala siyang anak, binigyan siya ng pangako. Tignan mo yung mga bituin. Something he can behold. Tapos, nung bandang huli, sabi, tignan mo yung mga buhangin sa dagat to something he can hold. Yun ang faith eh. No? Hindi siya puro spiritual. No, nakabase siya doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Parang ganito yan, magseset ako. Halimbawa, may mga pastor na ganyan eh. Magseset ako, 1,000 kaluluwa ngayong taon, tapos ang worker ko, 12. Di ba? Realistic ba yon? Maliban na, kung yung 12 na yon gagawa ng kasing sipag, o mas masipag pa sa pastor, maabot ko yun. Pero faith is simply based on the evidence. You have to have this workforce para ma-accomplish mo yun. Otherwise, magsiset ka ng real. Magsiset mo yung katotohanan lang na ang kaya ko lang abutin, 200. Okay? And that is okay na. Diba? Gusto natin, kahit isang kaluluwa nga lang ay, sabi ng Bible, nagdudusa, nagdidiwang ng buong langit eh. Sometimes kasi we set unreal. Kaya unreal goals. So, minsan, ito, yung mga mistake na ginagawa ng mga tao, bakit minsan nauuwi doon sa pagkadismaya o doon sa pagkatakot? Kung papansinin natin, sabi doon sa unang talata, no? Merong mga businessmen daw, no? Ang sabi dito ay, nagplano sila, Nika. Sabi niya, look, okay, today or tomorrow, we are going to a certain town and we will stay there for a year. And we will do business with them and then we will make profit. Meron silang plano. Maganda yun eh. No, meron ka mga plano. Ito gusto kong gawin sa taong ito. Ito gusto kong ma-accomplish. Ito gusto kong mabigay. Mabili. No, ma-invest. Maganda yun. Pero, ilang beses sila nag-uusap. Pero wala ang Diyos doon sa pag-uusap nila. Yan ang problema. Yun ang unang-unang mistake. Ano? Na nagagawa ng tao, we make plans without asking God. Plano tayo ng plano, pero wala naman ang Diyos doon. Di ba? Parang, kahit anong plano mo eh. Sabi ng Bible, many are the plans in a man's heart, but the Lord establishes yung plan niya. So, yung plano ng Diyos ang pinaka-importante sa lahat. Kasi, tutugisin mo yung sarili mong gusto, pero mababaliwala lahat ng yun. Bakit wala ang Diyos doon sa plano na yun eh? Kailangan bago ka maghabang ng plano, sinanggunin mo muna Panginoon. Yun yung pinaka-importante, no? Yung plano ng Panginoon, yun yung gusto mong matatag. Sa buhay, bahay, kabuhayan. Di ba? Lagi ko sinasabi yan, no? Yung buhay mo, anong plano ng Panginoon? Pamilya mo, anong plano ng Panginoon? Kinabukasan mo. Dapat isinasama natin lagi ang Diyos dun, eh. No? Systems are good. Pero systems without God ay disaster. Di ba? Disaster in a sense na wala ang Diyos dun. Di ba? Ang mangyayari nun, abutin kita, ang gagamitin ko lang, utak ko. Ang problema nun, yung utak ng tao, pag wala yung puso, ano? Sabi ko nga nung one time, meron ako nakausap. Di ba? Ang consolidation is defined as the art
of care that is given to a new believer until the image of Christ is seen in him. No? Yun ang problema. Sinulat ko sa blackboard, art. Consolidation is an art. Pero pag wala yung puso doon, wala si Kristo doon, sinulat ko he. Doon sa iba, sa unahan ng art. Sabi ko, ang kailangan doon para magkaroon ng puso yung consolidation, kailangan doon si Jesus at saka yung art. He, saka art, di ba? Magiging heart. Yun yun. Yun ang kulang. Kaya minsan, abot ka ng abot sa tao, hindi mo siya maabot talaga. Bakit? Walang puso eh. Naabot mo lang siya, gamit mo yung system. Imposible yun. And that's the problem, no? We make plans without asking God. Plano sila ng plano, pero wala ang Panginoon eh. And sabi ng Panginoon, di ba? Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Yun ang sabi ng Bible. Kaya ito, nagpa-plano sila. Halika, no? Gawa tayo ng pera. Sabi nila, dami natin kikitain doon. Ang problem is, wala ang Diyos doon. Walang blessing. Tandaan nyo, sabi ko sa inyo last week, no? Ang blessing ng Panginoon is simply defined na yung pabor ng Diyos ipinatong sa ulo mo. No? Hindi lang dahil sa masipag ka. Plus factor yun kung masipag ka. Pero pag, if the blessing of God, kasi ang blessing ng Panginoon, parang it's all about getting the notice, the attention of the person who had the ability to bless you. Ang Diyos yun. Pagka ikaw eh nakuha mo, napanalo mo yung attention niya, na ibigay mo sa iyo, patungo sa iyo, then the blessing of God is upon you. Yun yun. So, pagpapalain ng Diyos lahat ng gagawin ng kamay mo. Lahat ng ventures mo, ibibless niya. Okay, second mistake na nagagawa ng isang tao. Bakit minsan nagkakaroon ng pagkaalipin siya doon sa pagkatakot? No? Ang sabi doon sa chapter 15, 14 and 15, you don't know what will happen tomorrow. Ano ba ang buhay? Ang sabi ng James, you are a mist that is seen for a moment and then disappear. Instead, you should say, if the Lord wants us to, we will live and carry out our plans. Magsabihin, second mistake, we presume that we know what tomorrow holds. Kala natin, alam na natin yung bukas eh. No? Di ba? Ano sabi ng Bible? kung ang Panginoon kasisihan ka, dapat ganun lagi, if the Lord wills. No? Yung sagot natin dapat, hindi, meron tayong plano kasi sa atin, plano, lahat okay lang eh. Di ba? Pero pagka hindi niloob ng Panginoon, at pinilit mo pa rin din, doon nagkakaroon ng problema. Kaya ang sabi dito ng James, di ba? Pinipresume mo na hawak mo yung tomorrow at alam mo yung mangyayari sa araw ng bukas. No? Ano ba ang buhay ng tao? Hamog. Narito ka ngayon, bukas wala na. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, minsan dapat ang pananaw na ng Kristiyano patungkol sa buhay niya, relasyon, ang kanyang lahat ng ginagawa, temporary. Hiram lang. No, hiram lang natin sa Panginoon lahat yung oras natin. Pagka tinignan mo siya sa ganung pananaw din, magsisimula ka na napahalagahan siya. Makikita mo na kasi limitado lang yung oras mo sa pamilya mo, limitado lang yung oras mo, no? Minsan kinain na ng ministry yung buong panahon. Ang nagsuffer ang family. Mali yun eh. 'Di ba? Kaya ang nangyayari, doon sa pamilya, hayag na hayag kung sino talaga tayo, tapos harap tayo sa ministry para tayo nagsusuot ng maskara. 'Di ba? Na hindi naman ganun yung setup natin talaga. Hindi ganun eh. We have to understand na ang Diyos, no, lahat biyaya. O lahat biyaya. No? Pero ang ako kasi niniwala na ang pagpapala ng Panginoon ibibigay unang-una kung tayo naglilingkod sa Diyos. No? Pagpapalain niya tayo. Pero kailangan natin kasi responsibilidad whether lingkod ka o hindi. It is still the family. No? Hindi dapat nagdudusa ang pamilya. Alam niyo, ako yung naging chaplain ng school for 10 years now. Lahat ng bata, mula elementary, mag-o-open ng problema sa pamilya na na-o-observe nila. Hanggang high school, makikita mo na yung epekto nito dun sa bata. Actually, I have one student na personally ay sinabi na sa akin nung teacher na ganitong problema. Then, nag-reach out ako. Hanggang ngayon, hindi siya nagre-reply sa akin. Pero sinabi ko sa akin, narito lang ako, anak. No? Kasi nakita ko, busy yung tatay sa work. Ano, papasok yung tatay, tulog pa yung anak.
No? Uuwi yung tatay, tulog na yung anak. Hindi na sila nagkikita. Eh, ang tatay lang kasama sa bahay. Wala na nanay eh. No? Kaya yung bata, parang pag tinignan mo ngayon, he's trying to put up a tough na identity. No? Para siyang kailangan niyang patunayan na siya ay matigas. Ganon. Yun ang nangyayari. Bakit? Pamilya talaga ang source ng problem eh. Ugatin mo yung problema ng lahat ng kabataan, makikita mo yan sa pamilya. At pag hindi mo inayos yung pamilya mo, no, thinking na, no, darating din yung araw, magiging matinuho din yan, naayos din yan, hindi ganun. Sasadyain mo yun. Yun nga yung sinasabing intentional dapat eh. No? Huwag mong ipalagay na okay din yan, kasi hindi mo hawak yung bukas eh. Baka mamaya wala ka na, paano na anak mo? Kaya kailangan, meron kang ginagawang plano, inilalagay mo ang Diyos dun sa plano mo. At pinagbuhusay mo. Pangalawa sa Diyos ay pamilya. Hindi mo pwedeng ipantay ang ministry sa Diyos. Hindi siya Diyos. No? Dapat ang ministry, pangatlo, Diyos, pamilya, ministry. Diba? Yan yung sabi ng Bible. Paano mo pangungunahan ang iglesia kung yung pamilya mo hindi mo pangunahan? Okay? So, yun yung pangalawang mali. Pinipresyon natin, alam natin yung bukas. Mga anak ko, no? Hindi natin hawak ang bukas. Okay? Ako ang isip ko narito sa ganito. Sasamantalahin ko lahat ng panahon para maihanda kayo. Pero kung kunin na ako ng Panginoon, kailangan meron akong naihanda sa inyo. 'Yun dapat. Kasi pansamantala lang tayo dito, hindi tayo peprente na para taga rito tayo, no? Pagdating ng panahon, kinuha na ako ng Panginoon, iintayin ko na lang kayo sa langit. Ganun lang kasimple yung buhay. Yun ang eternal. Doon tayo magkakape maghapon sa bahay ko. Pagtitimplahin natin si Ella ng tsaa na may honey. Hindi ba pwede mag-request na lang doon? Pahingin kape. Ang biro ko nga sa mga Bible students ko, no? Yung puno na may 12 klase ng bunga, ang isang bunga doon kape. Okay, God will give me the desires of my heart. Sabi ng Bible. Pangatlong mistake, ano? Ang sabi dito sa chapter 17 ng James, ang sabi dito, niliwanag niya sa atin, sabi, whoever knows what is right but doesn't do it is committing a sin. Yan ang problema natin. Third mistake, inaalis natin yung paggawa ng bagay na tama. Masyado tayo nabubulag doon sa mga bagay na ginagawa natin without considering ito ba tama o mali. Kailangan yung agad ang ano eh. Babalansin mo eh. Tama ba to? No? Minsan kasi may mga nag-uudyok sa atin para gawin yung isang bagay. Nagiging alipin tayo nun. No, minsan driven tayo ng galit natin. Driven tayo ng mga personal nating intention. Pero, ang tanong doon, basically is, babalik pa rin tayo. Tama ba to? Diba? Kaya nga kailangan isipin mo muna eh. No? Pinifilter mo sa sarili mo. Yung lahat ng sasabihin mo, tama ba to? Kasi baka meron ka masabing mali. Baka merong sabi ng Bible, di ba? Yung dapat na sasabihin mo, magiging angkop doon sa pangangailangan ng nakakarinig. Baka kasi hindi eh. Di ba? Eh, emotional ka eh. Man talamang, mali sasabihin mo, mali isipin mo, mali gagawin mo kasi yun na nagda-drive sa iyo. Pero kapag ka iisipin mo lagi kung yung ginagawa mo ba ay tama, lagi mo maiko-consider, ito ba kalooban ng Panginoon? No? And minsan kasi, ganun, sa huli lang natin, nakakatawa minsan, no? You will consider something if it is right pagkatagawa na natin. Tsaka natin isipin, ano ba kung tamang pinapagawa ng Panginoon? Hindi. Consider it before doing it. Before saying it. Hindi yung nagawa mo na, tapos, in restitution of the wrong that you've done, tsaka mo gaisipin yung tama. Mali yun. Dapat before, bago. Di ba? So, kailangan natin, yun di ba yung procrastination, ito yung ginagawa mo yung isang bagay na tama, hindi mo ginagawa yung isang bagay na tama, pinapagpabukas mo na lang siya. Sabi nga ng Bible, di ba, hanggat nasa kamay mo ngayon na gawin, gawin mo na. Meron kang itutulong, itulong mo na. Walang pagpabukas. Diba? Kasi bukas baka magastos mo pa yung pera na yun eh. And then, nawalan yung tao, nawalan ka din, you lost your opportunity to be blessed. Okay,
dito sa 1 Peter chapter 1 verses 1 hanggang 7, no? Ngayon, kung meron tayong mga na-commit na mistakes sa paggawa ng mga bagay, prone tayo para gawin yun, eh, no? Lahat tayo nakaka-commit ng mga mistakes na yun. Unang-una, yung mga mistakes na pinag-aralan natin as a review, ano? First mistake na ginawa natin, unang-una, na we make plans without asking God. Number two, we presume, we know that what tomorrow holds. And number three, we put off doing the right things. Kailangan i-consider natin yun. Now, narito ngayon yung limang bagay na sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verses 1 to 7. Sige, pakibasa nga, Kate. 1 Peter 1, 1 to 7. Peter, an apostle of Jesus Christ to God's elect exiles scattered throughout the province of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of the God the Father through the sanctification work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope throughout the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trial. This have come so that the proven genuineness of your great work than gold, which perishes even from the refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Okay, praise the Lord. So ito yung pag-asa natin, no? Tingnan niyo 'tong sinasabi dito ni Pedro. Na bakit kailangan maging panatag tayo, no? After committing those mistakes, no? Kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Ito yung dapat nating gawin. Unang-una, maging panatag tayo itong taon na haharapin, no? Bakit tayo may kapayapaan? Bakit tayo panatag? Ito yung ilang mga katotohanan, no? Ito yung pinanindigan ng pananampalataya natin. Kaya payapa ka pa rin. Unang-una, sabi ng James, ng 1 Peter, no? Pinili tayo ng Panginoon bago pa natin siya piliin. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos para sa buhay natin pre-exceeds yung ating faith sa Kanya. May plano na ang Panginoon para sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa kinabukasan mo bago mo pa siya piliin. No, yun sabi, God chose us before the foundation of the world, even before we chose Him. No, yun yung isa sa mga katotohanan na dapat nating intindihin na Panginoon, may plano ka sa buhay ko. Kahit ano pa yung nangyayari ngayon, no? Kahit ano pa yung nagiging takbo ng buhay ng balita ngayon na napapanood natin, wala ka na mapanood na good news ngayon, no? Ang Diyos may plano para sa buhay natin. He chose us, okay, He chose us before we chose Him. Number two, second reason bakit tayo mayroong peace, because God always treats us with His mercy. Yan ang sinasabi dun sa verse 3, no? That God's mercy, sabi dito, He has given us the privilege of being born again so that we may know, we are now members of God's own family. No, mayroong kahabagan ng Panginoon. No, kaya lahat ng araw titingnan mo na may awa ang Diyos. No, yung awa ng Panginoon. Alam nyo, yun yung natuklasan ko nung araw, na yung awa pala ng Panginoon, yan ang pumipigil sa galit niya para hindi natin maranasan. And the mercies of the Lord are new every morning. Yan ang sabi ng Psalms, no? Kaya tuwing umaga yun, bago yung kahabagan. Ako lagi ko sinasabi yan every morning, no? Na the steadfast love of the Lord never cease.
ceases. His mercy never comes to an end. No? And kailangan natin maintindihan na ang ating pag-asa, kahit na minsan ay nalalabag natin ang kahabagan ng Panginoon, patuloy tayong inaabot. Okay, number three. So una, ulitin ko, bakit tayo payapa? Dahil pinili tayo ng Panginoon bago pa natin siya piliin. Number two, lagi siyang merong sariwang bagong kahabagan para sa atin. Number three, God has secured our future. Diba? Kung ikaw halimbawa, minsan mayroong mga ganun, masyadong yung pinagpala, di ba? Bago pa sila magkaroon ng ipanganak dito sa mundo, yung silver spoon na tinatawag, nakasubo na sa bibig nila eh. Di ba? Yung pinanganak ka, may kaya ka na. No? Yung magulang mo, lolo mo, naging masipag na, na-bless na, bago ka pa ipanganak, hindi mo na kailangan magsumikap ng husto, no? Mula doon sa isang kahig, isang tuka, napakahirap nun eh. Pero yun siguro yung magiging challenge para doon, paano mo maiintindihan na eto, kung halimbawa maging leader ka, no, na yung mga nasasakupan mo, dumadanas ng ganito, hindi kagaya mo. Alam nyo, mga araw, meron akong naging manggagawa sa isang church na kapag meron mga member na nagtetestimony na napakahirap ng dinadanas namin ngayon kasi ang hirap ng buhay. No? At pag nagsalita siya, sasabihin niya, mahirap talaga maging Kristiyano. Pero yung salitang hirap, magkaiba yun ang kahulugan para doon sa dalawa. Kasi ito, walang makain eh. Ito, araw-araw, nasa... every week, bumibili ng bagong damit. Pero mahirap pareho yung ginagamit nilang term. Paano maiintindihan itong leader na to, yung dinadanas nito, kung hindi niya dinanas yun? That's the challenge. Diba kasi hindi mo maiintindihan eh. Hindi mo maiintindihan. Parang yung sinasabi ng Biblia, oh, naku, no, yung nagiginaw, tatapikin mo sa balikat, sabi mo, mahal ka ng Panginoon. Sagot sa iyo nun, giniginaw ako, kailangan ko to yung damit. You see? So, paano yun? Pero ang pinakamagandang katotohanan dito, ano man yung kalagayan ng buhay natin, our future is secured. No? Our future is secured. Inayos na ng Panginoon yung ating kinabukasan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, di ba? Now we live in the hope of eternal life because Christ rose again from the dead and God has reserved for His children a priceless gift of eternal life. It is kept in heaven for you, pure and undefiled beyond the reach of change and decay. Hindi mabubulok. Eternal talaga lahat eh. Eternal, no? Ibig sabihin, pagdating sa langit, yan yung sabi ko last week na surely goodness and mercy, no, shall follow me and I will dwell in the house of the Lord forever. Heaven yun. Yun yung magiging destination natin lahat. Kung dito, nahihirapan tayo sa buhay natin, may sakit, may karamdaman, may kulang. Pagdating sa langit, wala na. No? Lahat yan perfect. Okay? So, number four. Okay. Bakit tayo panatag? Because God will protect us. Iingatan tayo ng Panginoon. Purihin ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 4. Ang sabi, through your faith, God is protecting you by His power until you receive His salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. Purihin ng Panginoon. Protektado tayo. Lahat tayo kakatakot, no? Pero kailangan natin maging maingat sa katawan, Karis. No, kailangan maging maingat sa katawan. Para sa kay Ella at kay Kay, kay Bobby, kay Ronel, no? Kailangan maging maingat sa katawan. Kaya nga ako, pag halimbawa, wala exercise eh. Paglabas ko dito, maglalakad ako. No, mas gugustuhin ko pang maglakad mula palengke hanggang doon sa pupuntahan ko at mula doon sa pupuntahan ko hanggang palengke. Kesa yung sasakay ako ng 10 pesos, makakahawak ako kung kani-kaninong mga hinawakan, makakasalamuha ako yung wala nang plastic na harang yung mga jeep ngayon, eh, wala na. No, ito ngayon, may takot tayo dito sa virus na to. Pagka umuwi ka, dala-dala mo yung lahat na nasagap mo sa labas. No? Pero kailangan ingatan ng katawan. Yan ang unang-una. No? Maging malinis, maging alerto, kahawa ka sa ganito, then magsugas ka ng kamay, mag-alcohol ka, hindi naman mahirap yun eh. Pero kailangan iniingatan, puprotectionan ka ng Panginoon, that's for sure. Pero kailangan mo
Sabi ng Bible, you must take care of the temple of God. Diba? Kaya, kailangan palakasin mo yung sarili mo. Kailangan palakasin mo yung katawan mo. Yun yung challenge sa atin. Pero payapa tayo. Number five, last, no? God is preparing us for eternity. Yan ang sabi ng verse 6 and 7. So, be truly glad. No, there is a wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested by fire and purifies gold through your faith. Though your faith is far more precious than silver or gold. So tayo ay pinaparanas ng Panginoon. Bakit? Yung lahat ng pagsubok na dinadanas natin dito is but a preparation for eternity. Hindi tayo taga dito. No? Kaya pagdating sa langit, kung hindi nga ako mamamahal, di ba sabi ko nga sa church nung araw, mahalin nyo na yung kaaway nyo. No? Kasi minsan sa church, magkakaaway eh. No? Yan ang nakakalungkot minsan. Inside the church, nagagather yung mga tao na mayroong mga factions. Even, the church should be one, pero hati-hati ang nangyayari. Yung mismong division ang nanggagaling mismo sa loob ng church. Mismo maaway nang nabubuo dun. Kaya kung hindi mo mamamahal yung katabi mo pag Sunday service o yung ka-cell group mo, pagdating sa langit, kapitbahay mo yan. Di ba? Nakatawang boardroom kayo. Di ba? Yung ang mangyayari, kung sa langit, di ba, sabi ng Bible, may mansion tayo, hiwa-hiwala yun eh. No? Baka sa iba, magiging townhouse. Tabi-tabi. Dikit-dikit. I have come to prepare a townhouse for you. Naku, for you ng Diyos. Di ba? Lahat ng galit sa akin, makikikapi ko sa bahay niyo araw-araw. For you ng Panginoon. Napaka-miserable ng buhay mo doon dahil visit na visit ka doon sa tao eh. Sukasuka ka sa mukha niya eh. Tapos kapitbahay mo. Mahalin nyo na. Mahalin nyo na. Dahil pagdating sa langit, kapitbahay mo yan. Bakit? God is preparing us, tandaan niyo yan, for today, every experience that we have today is but a preparation for eternity. Pinupurify yung ating pananampalataya. No? So, siguro, yun ang tandaan natin. I-try natin i-avoid yung tatlong mistakes na yun. No? Na para tayo nabubuhay na walang Diyos, di natin siya kinukonsulta, ilagay natin siya sa sentro ng lahat. No? Magplano tayo, pero ilagay natin ng Panginoon doon sa sentro ng plano natin. Kalawa, ay huwag nating isip na alam na natin ng lahat. Wala. Alam nyo, I had this friend that I won, no, to the Lord by admitting lang, sabihin ko, hindi ko alam. O meron siya tinanong, sabihin ko lang, hindi ko alam. Kasi hindi ko talaga alam eh. Alam nyo yung mga nag-uulo-uluhan, may nagmamarunong, mas delikado yun kaysa sa walang alam. Kasi magpe-pretend yun na alam niya. And that's more dangerous kaysa sasabihin niya, wala akong alam. Matuturuan mo yun eh. Pero yung nagdudunong-dunungan, yun dito lang ginagamit, magpe-pretend yun, hindi tatanggap na mali yun. And thirdly, kailangan ay maintindihan natin na ang Panginoon may plano sa atin. No? No? Meron siyang magandang plano. Ito nga yun. Unang-una, iyaano ko lang. We have to be comfortable. We have to be at peace this year. Bakit? Because God chose us before we chose Him. Because God always treats us with mercy. Because God has secured our future. And because God's power will protect us. And God is preparing us for eternity. Yan ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verses 1 hanggang 7. Okay? Tandaan natin ang payapa na puso at payapa na isip ay magbibigay sa iyo ng payapang buhay. Di ba? Kasi pag magulo ang utak mo, nag-iisip ka lagi. Kahit matutulog ka na lang, aktibo 'yan. No, saan kaya ako nag-aaway kami nung ano. Nako, wala akong pera, wala akong pambili. Nako, may sakit si ganito. Mag-iisip 'yan, di ka matutulog. Pero pag payapa, di ba? Sabi ng Bible, no? Yung heart and mind gagather, pag-iisahin ng Panginoon kay Jesus Christ. So, mga anak, pumayapa kayo. Okay? Minsan, kailangan ganun eh. Sabi ko nga sa inyo, kakailangan kong sabihin sa kaluluwa ko, kumalma ka.
Kumalma, bes. Kumalma ka, bes. No? Buhay ang Diyos mo. Isa kasi ganun eh, nakakalimutan natin yun eh. Ang Diyos buhay. May plano siya sa atin. Yung dulo ng ating kasarilan, yon ang simula ng Panginoon sa buhay, pamilya, kabuhayan. No? At iingatan niya tayo. Okay, sige, pray tayo. And let us ask God to protect and keep us, our family, and our future. Maraming salamat po, Panginoon. Kasi po, alam namin na napakarami ng magiging hamon para sa kinabukasan namin, Panginoon, kasi hindi namin tiyak. Patawarin mo kami for making these mistakes. Sometimes we face this life. We face every day. Nagpo-profess kami that we believe in you, pero ang totoo, hindi ka naman namin nasasangguni sa bawat plano. Minsan we are too spiritual na hindi na kami nagiging practical. At kinakasangkapan namin yung faith na parang kailangan abutin namin tong estado na spiritual na to para natin maranasan yung kabutihan mo. Hindi po. You are a practical God. Teach us, Lord, to hold on to your words, but also to do and plan according to your will para sa aming buhay, pamilya, kinabukasan. Tawarin mo kami kung nakakalimutan ka namin. Tawarin mo kami kung nagmamarunong kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo at mapanatag kasi ikaw ay Diyos na buhay. Mabuti, may plano ka sa aming buhay. May plano ka sa aming pamilya. No matter what is going on, may plano ka sa aming kinabukasan. Maayos, magandang plano. Yan sabi mo sa iyong mga salita. Kalmahin mo yung puso namin, Panginoon. Minsan nagugulmihanan kami. Minsan natataranta kami. Kalmahin mo kami, Panginoon. And let your words give us assurance na ang plano mo sa amin precedes our existence. Bago pa kami mapunta dito sa mundong ito, Panginoon. Bago ka pa namin piliin, pinili mo na kami. And yung plano mo na yon magaganap, mananatili, mamamayani. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Kasi meron kang proteksyon na inaalay sa amin, pagpapala, meron kang dinadali sa isa aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng kakayahan na magpa-ubaya na ibigay sa iyo ang buo naming pagtitiwala, Panginoon. Kasi kayo po ay Diyos na buhay, Diyos na mabuti. Help us to live your words. Your words are livable. Sabi mo sa linda mo, Panginoon, liwanag siya, tanglaw siya. Magagabayan niya kami. Magagamit namin siya sa para sa matuwid na pamumuhay, para sa pagtutuwid sa pagkakamali. Gabay, para mabuhay kami para sa iyo. Let your words live in us. Nata mo po yung sambahayan ko, ang sambahayan ng bawat makikinig dito, Panginoon. I apply, Lord, your blood upon each and everyone. Keep us safe. Keep us secured through your words. Give us peace in our hearts and mind. And let that be centered on our Lord Jesus Christ kasi hindi ka nagbabago. Pagpalain mo po ang kabuuan ng araw na ito. Pagpalain mo po lahat ng gagawin namin. Ingatan mo kami. Maraming salamat sa iyo. We claim your blessings and your goodness upon our lives. We give you praise and honor. In Jesus' mighty name we pray. God bless you po.